Sa isang kakaibang nayon na napapalibutan ng mga gumugulong na burol, isang maliit na berdeng pusa na nagngangalang Clover ang nakatira kasama ng kanyang mga may-ari, isang hamak na mag-asawang magsasaka na nagngangalang Ava at Tom. Si Clover, sa kanyang makulay na balahibo at kumikinang na mga mata ng Esmeralda, ay isang minamahal na miyembro ng bukid, palaging dumadaan sa mga bukid at tumutulong sa abot ng kanyang makakaya, dedikasyon at pag-asa. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, ang kanilang mga ani ay katamtaman, sapat lamang upang mabuhay. Si Clover, na pinagmamasdan ang kanilang mga paghihirap, ay madalas na nakaupo sa tabi ni Ava, mahinang umuungol na parang nagbibigay ng ginhawa at pampatibay loob. Isang partikular na malupit na panahon, ang kanilang mga pananim ay nabigo, at ang mag-asawa ay nahaharap sa malungkot na pag-asang mawala ang kanilang sakahan. Si Ava, na determinadong huwag sumuko, ay nagpa siya na subukan ang isang bagay na naiiba. Nagsaliksik siya araw at gabi, natutunan ang tungkol sa napapanatiling mga diskarte sa pagsasaka at mga makabagong pananim na maaaring umunlad sa kanilang lupa. Si Tom, na inspirasyon ng determinasyon ni Ava, ay nagbuhos ng kanyang lakas sa pagbabago ng kanilang mga kasanayan sa pagsasaka. Saan man siya umupo, ang lupa ay tila mas mayaman, ang mga halaman ay mas malusog. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang magsalita tungkol sa mahiwagang hawakan ni Clover, na naniniwalang ang maliit na berdeng pusa ay isang pagpapala sa bukid. Sa bagong natuklasang kaalaman at sa tila enchanted presence ni Clover, nagtanim sina Ava at Tom ng iba't ibang uri ng high-demand na pananim at namuhunan sa organikong pagsasaka. Nagbunga ang kanilang pagsusumikap, umunlad ang mga bagong pananim, at hindi nagtagal, naging usap-usapan sa nayon ang dating naghihirap na sakahan. Paglipas ng mga taon, lumaki ng husto ang bukid nina Ava at Tom. Pinalawak nila ang kanilang mga operasyon, gumamit ng mga taga-nayon at nagbabahagi ng kanilang mga makabagong pamamaraan. Ang sakahan ay naging isang modelo ng napapanatiling agrikultura, na umaakit ng atensyon mula sa buong bansa. Ang kanilang ani, nakilala sa pambihirang kalidad nito, ay nakakuha ng mataas na presyo, at ang kanilang sakahan ay naging isang maunlad na negosyo. Si Clover, ang puso at kaluluwa ng bukid, ay patuloy na naging simbolo ng pag-asa at kasaganaan. Ang kanyang presensya ay nagpaalala sa lahat ng mga mahihirap na panahon at ang mga sakripisyong ginawa ni Ava at Tom upang maging katotohanan ang kanilang mga pangarap. Ang mag-asawa, ngayon ay milyonaryong magsasaka, ay hindi nakalimutan ang kanilang mapagpakumbabang mula simula. Namuhunan sila sa komunidad, tinitiyak na ang kanilang tagumpay ay nakikinabang sa lahat. Si Clover, sa kanyang ban-ayad na purse at matalinong berdeng mga mata, ay nanatiling minamahal na tagapag-alaga ng sakahan, isang patunay ng kapangyarihan ng katatagan, pagbabago, at kaunting mahika. Hanggang sa sunod na kwento, maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking kwento mga idolo.